nakikita natin base sa karanasan ng ibang mga bansa na may SIM registration ay hindi epektibo ang SIM registration bilang solusyon dito sa mga tech scam. Pwede pa ngang dumami ito o di kaya ay mas maging malala pa. Kapag kasi ito lang yung tinitignan natin bilang solusyon sa ilang mga krimen, hindi talaga magiging epektibo ito. Kasi hindi naman natatanging yung pagkakaroon ng hindi registered na SIM card ang nag-e-enable sa kanila na gumawa ng krimen. Ang ating gobyerno ay hindi bukas sa kritisismo at may mga aksyon para patahimikin ang mga kritiko. Nagiging lehitimo yung paggamit ng law enforcement sa spoofing or yung pinapamukha na ang isang mensahe ay nagmumula sa ibang source. Sa batas na ito, pinagbabawal ang spoofing maliban sa kung ginagamit ito ng law enforcement or kung may court order. Kasalukuyan na konteksto na may culture of impunity na mismo ang korte ay nagmamanufaktura ng mga warrant of arrest batay sa mga gawa-gawang kaso. Hindi natin nakikita na malayong mangyari na gamitin ang SIM Registration laban sa oposisyon, laban sa mga kritiko, laban sa mga aktivista, laban sa mga journalist. Ang mas maganda sanang gawin sa halip na SIM Registration ay lalong palakasin yung Data Privacy Act, yung implementation nito, dahil sa nakaraang ilang taon nga ng pandemic ay ang dami-dami nating mga fini-fill upan na form, ang dami nating ginagamit na mga apps, at hindi nababantayan yung datos na kinukuha mula sa atin. Bagamat pasado na yung SIM registration law, kailangan pa rin nating mag-ingay. Kailangan nating ipaunawa sa mamamayang Pilipino kung ano yung kahalagahan ng data privacy. Bantayan natin yung implementation nito. Itong SIM Registration Act ay dapat nating ipanawagan sa gobyerno na ibasura ang batas na ito.